guys, good morning sa inyo lahat. So, today is July 26, 2021. So, dito tayo guys sa ating kusina, no? Para ihanda ang isang masarap na lunch, no? Ng buong pamilya. So, guys, ako yung nag-volunteer na magluto nito, no? Dahil matikman ko to guys, no? Masarap. Ako kasi yung tipong tao guys na lagi nasasarapan sa luto ng ibang tao. Kaya madalas guys, ito ay aking sinisikap na gayahin din, no? O mas pasalapin. Kaya ngayon guys, sa mga ito, mag-luto tayo ng chicken with creamy mushroom. So, okay guys, no, atin umpisa, no. Pakita ko sa inyo guys yung mga ilang ingredients natin, no. O yung mga pangunahing ingredients natin sa ating menu, no. Okay guys, tara. So, dito sa harapan ko yun guys, yung bagong hugas na, no, isang kilong manok, no. O isang buong manok yata ito, no. Chinap-chap na siya. Yeah, yung slices guys, no? Yung ordinary slice niya, no? Pag nagkakaldereta tayo, apretada, adobo, no? O tinola, sin slice lang din po guys, no? Yeah, samantala guys, ito naman yung mushroom, no? Ayan, may tatak, no? Jolly. Tapos, isang malit na sachet ng oyster sauce. Saka yung all-purpose cream. Siyempre, andyan din yung ating bawang, saka yung ating sibuyas. So, ang paninto natin mamaya guys ay yung asin saka paminta lang guys, no? Okay, no? So, ngayon guys, nakahanda na rin yung ating bagong biling gas range, no? Yan. So, ito na yung paano akong pagluluto guys na ginawa dito. Una yung nagturbo ako ng buong manok, no? Rosteri, no? Rotisserie, no? Gamit ang yan. Yan guys, no? Okay. So ngayon guys, no, umbisa na natin igisa yung ating manok sa pamamagitan ng bawang at sibuyas. Okay. So ayun na guys, no. So ang ating gagawin guys ay magigisa tayo ng bawang at saka sibuyas, no? Or igisa natin yung chicken sa bawang at sibuyas. Ipinakita sa akin ni Atty. Villamor yung text. I'm not going to mention the name of those people na makontak ni Atty. Villamor. So, konsya na kayo guys sa video kasi wala akong paglagyan ng cellphone. Okay, lagyan natin ng oil. Ang sabi na kay Atty. Villamor, may budget pa rin ang pag-aaral. If that work, lagyan natin ng konti ng hindi pwede. Sorry, hindi pwede. Ang hangin ko ng papa. Hindi po sila. Nalagyan po nila kung saan sila nalagay. So, nakanda ng ating bawang. So, napakalaga guys yung pagigisa ng bawang, no? Kasi yung amoy o aroma ng ating luto ay magdadagdag yun para tayo ay ganahan o masarapan sa ating kakainin, no?
Sobrang baba pa eh. Nasibuko niya na bang kumain na walang aroma o walang masarap na amoy? Di ba parang ayaw yung kumain o ayaw yung tikman? Kaya ang totoo niyan, pag may mga magandang amoy o masarap na amoy na inunako, ito yung nagkatakaman sa akin, di ba? Kaya mahalaga yung bawang na sustado. Mananalo po kayo, nagkali po sa bato. Hindi po guys, gustado na yung ating chicken. Nalagyan natin yung ating buyas. Ating subos guys, ang ginamit natin yung native guys, no? Yung pula, no? Kasi mas masarap yung lasa niya, no? Yan, mas may masarap na katas yung sibuyas na yun. Siyempre, andyan na yung ari manok niya. So ito guys, yung lukas ng kanina, so gawin ko yun guys, ay hindi ko siya bubuhos, no? Hindi. Isa-isayin ko lang siya guys, kasi yung tubig, baka may halo natin, no? Baka yung tubig ay hindi na sana. Ito nyo siyang guys, pagigigisa tayo, no? Yung manok na basang-basa, inis na mag-isa, yung nangyayari ay nalalaga, no? Kasi ang daming tubig. So, pag-isa guys, huwag nyo nang haloy, no? Kaya nyo masangkot siya muna yung kabilang part ng chicken. No? Ganda siya, kaya tapon muna natin. Yan. Balikan natin after 3 minutes para balikan natin yung manok. Okay guys, no? Atin na siyang baikarin. Ayan. Okay. So, hindi ko siya haluin guys, ha? Kasi yung babaikarin ko lang yung manok na. Hindi ko siya hahaluin. Ayan. Ayan. Yung guys, no? Hindi po siya hinalo, kundi diliktad ko lang yung manok. Okay, no? So, balikan natin ulit mamaya, guys. So, ito na. Wow. So, kung napapansin nyo, guys, no? Normal lang na sa manok ang magtubig, guys, no? Kaya kung kanina napansin nyo na hindi ko ibinuhos yung manok, kasi alam kong magtutubig pa itong manok na ito, no? So anyway guys, no? So yamang napahikok natin itong manok, no? Hindi natin siya tatakpan guys, no? Kasi ang purpose natin ngayon guys ay sasangkutsain na siya, no? Ibig sabihin sasangkutsain, no? Patutuin natin tubig na yan yung sa magmantika na siya, at saka natin ilagay na yung ating mga panimpla, no? So yun guys, no, hindi ko na siya muna tatakpan. Ayan. Okay guys, balikan ulit natin yan, no? After ng 3 to 5 minutes. So ayan na guys, no? So isasangkot na yung ating chicken. Ayan. Kung papansin nyo guys, no, yung nakikita nyo na yan ay hindi na siya yung tubig, no, kundi yung mantika na ng chicken, no, yung sego ng chicken, no. So ayun guys, no, yan, dyan natin isasangkot siya yung manok sa sarili niyang mantika, no. Yan, hindi lang natin mag-golden yung brown siya guys, no. Yan. Yan ang ating inuto guys ay creamy, no, hindi siya sa, may sabaw, no, creamy siya, no, kaya
mahalaga na lahat ng tubig ng manok ay mawala, no? So habang ginigisa natin, guys, pili natin isang timplahan ng asin saka paminta, no? Salt and pepper. Okay. Lagyan na rin natin ng konting asin. Okay, lagyan ko muna ng video, guys, kasi yung cellphone holder ko ay nasa taas. Ayan. Konting asin lang, guys, kasi mamaya no, lagyan natin siya ng oyster sauce. Okay. Kung hali lang, guys. So, ganun ako ay pwede natin siyang hinaan, guys, no? So, para hindi na nasusunod yung manok, o hindi na natutustaw yung manok o dumidikit yung manok sa karne, no? So, pwedeng madurog yung manok. Kaya maalam natin, guys, na yung manok ay hindi naman katulad ng baka o bawi, no? Na may katigasan, no? Okay. So, mag-isa natin siya, guys. Anong susunod natin ilalagay? No? Yan. Pwede natin ilagay, guys, yung oyster sauce. So, ito na, guys, no? Yung oyster sauce ay atin na ilalagay. No? So, isang kilong manok to, guys. Tapos, yung oyster sauce na ginamit natin ay yung mama sitas na sachet na halagang 6 pesos lang, no? Yan. Okay. So, simutin natin, guys, sayang. Pag tinapon natin kasi yun, guys, may mga part dyan na meron pa na. Okay. Okay. So, sasangkot sa inyo natin, guys, no? Ng konti. Para manuto yung oyster sauce, asin, saka paminta na sa manok. So ngayon, guys, pwede natin siya ulit takpan na, no? yamang yung tubig sa manok, no? Ay nag-evaporate na, no? Nawala na, no? Pwede natin siyang takpan ulit ng mga 2 to 3 minutes, no? Okay, balikan natin yan, guys. Okay, guys, so lalagyan natin ngayon yung ating mushroom, no? Oh! So, ito, guys, no? Napansin ko, guys, na yung ating chicken ay lutong-luto na siya, guys, no? So, ang huli natin lalagay, guys, yung ating mga gulay, no? Kagaya ng mushroom. No? Para maluto rin siya, guys, no? Okay, guys? Okay, simutin natin. Sayang. Okay. Yan. Tapos, lagyan na rin natin ating cream of mushroom. Yan. Guys, no? Yan. So, kaya na, guys, hinaan ko na yung apoy, guys, no? Yan. Wow! Papansin nyo, guys, no? Yan. Nagmamantika siya. Kasi sa mantika ng chicken. Pero pag yan ay na-mix na maya-maya, no? Sa ating chicken, hindi na gano'ng halata ng mantika. Okay, guys, no? So, hinaan ko na siya, guys, no? Kunting apoy na lang, no?
hinaan ko na siya guys, no? Sa may hinang apoy na lang. So, pwede natin siyang takpan guys, no? Para maluto yung cream saka yung mushroom. Sa mahinang apoy guys, no? Huwag kalimutan pag nailagay na yung cream saka yung mushroom, no? Luto na lang siya sa mahinang apoy, no? Napapansin nyo guys, no? Kumukulong siya sa ilalim. Wow. Balikan natin yung guys mamaya, no? So, take note guys, ang nilagyan natin is asin, paminta, saka oyster sauce, no? So, mamaya, titikman natin kung ano yung magiging kinabasan ng resulta niya. At pwede tayong mag-adjust kung kinakailangan, guys, no? Yan. Pero, tikman mo natin, no? Yan lang muna ang nilagyan natin ingredients, no? Wala nang iba. Okay, guys, after 3 minutes. So, yan, guys, after 3 minutes. Wow! So, picture guys ha, pag nasa, nailagay na yung cream, no? Yung all-purpose cream, saka yung mushroom, sa mahinang apoy lang guys, no? Para hindi masunog yung cream nyo. Kasi pag nasunog yung cream nyo guys, no? Ah, mapait yan. Tsura yan, maging mapait. Eh. Okay. Wala akong nilagay guys na tubig ha, kasi ang aking menu ay sauce, no? Cream sauce, no? Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Hindi naman ito yung canola o sinampalukan, no? Kaya na kailangan nilagyan tubig. So, itong ay creamy mushroom chicken. Okay guys, no? Ito na, tikiman na. Yan. Okay. Paminta. Isa pa guys ni. Pero masarap siya guys ni. Sarap. So check guys na alam niyo na yung lasa nito no. Kasi pag combination ng mushroom saka all purpose cream no. Alam niyo na yung magiging resulta ng lasa no. Creamy siya talaga guys ni. Yan. So para sa akin guys, okay na yung lasa niya. Pero, yamang makasama tayo sa bahay na magkakaiba ang panlasa, no? Baka sa kanya ay matabang ito, no? Kaya lalagyan natin siya ng kaunti patis. No? Patis guys na ang panimpla ko, no? Huwag na yung asin. Kasi yung asin, dapat sinasama lang yan sa pagsasangkot siya, no? Para madurog siya. Kasi pag ang panimpla niya asin, buo-buo na siya, hindi na siya gano'ng tutunod, no? Kaya ang gagawin natin ngayon guys ay takis. Tara. So ito guys, no? Ayan. So lalagyan ko lang siya guys ng siguro mga dalawang takip pa ng patis guys, no? So ang patis na ginamit ko guys ay dato puti, no? Ayan. Isa pa. Okay na guys. Ayan. Swallow natin siya guys. Saka pagkahalo natin guys, tatakpan natin at luto na yan. Okay. So luto na guys yung ating chicken creamy with mushroom. Tapang ko na siya guys ng mga 2 minutes tapos papatayin ko na no? Okay, so yan na guys yung ating chicken creamy with mushroom.
Simple lang iluto guys at ilan lang ang ingredients na kailangan niya. At sigurado na ang inyong tanghalian o dinner ay panalo. Okay guys, na? Mamaya guys, isiserve na natin yan mamaya, no? Yan. Yeah.